So malawak naman yung participation na hinihingi natin para sa bayan project. Basta ikaw ay Filipino at 18 years old pataas ay ikaw pwede kang sumali. Kung pwede yung estudyante, kung pwede yung professional artist na ano. So sa tinatanong mong mga technical requirements, ang size ng painting na isasali ay 18 by 24 inches, vertical ng orientation. Ang mode ay realism. Tapos, pwede ito oil or watercolor. Pagkatapos yung content naman, nag-identify na kami ng 26 na epic heroes mula sa 14 epics no, ng bansa. Pero 30 yung bibigyan talaga ng prize, no? Yung bibigyan ng lahat ay first prize, no? Yung apat ay bahala na yung artist na magdagdag. Kung meron pa siyang ibang naisip na mga epic heroes na wala dun sa na-identify namin, kung meron pa kayo pa siyang sa kanya manggaling yung epic hero na yun. So yung listahan ay po pwedeng makita doon sa website ng ISET. Ewan ko lang kung doon sa folder ay may nilapit na parang brochure katulad nito. No? Dito rin sa brochure na ito, inilista din yung mga titles ng mga epics at saka yung mga references no, na po pwedeng gamitin ng mga artists para matulungan siyang ma-describe no, yung itsura ng mga epic heroes. Kasi siyempre, kinakailangan mabasa ng artist yung epic mismo, no? Kasi doon manggagaling yung description. Pero hindi lang sapat yun, no? Kasi kinakailangan ay detalyado din. Halimbawa, yung costume, yung pananamit, yung mga armas, no? Yung mga sasakyan ng mga epic hero. Minsan, hindi na nini-describe yun dun sa epic. So kinakailangan gumamit na ng mga ethnographic materials, no? Mga references, para makumpleto yung kanyang description. Tsaka, for example, isang epic hero doon, ang description ay gwapong-gwapo, no? At sa katunayan, napag-ibig niya ang 50 pinakamagagandang prinsesa sa buong mundo, no? Pero ano ba yung konsepto ng gwapo o maganda doon sa kultura na yun, no? Iba-iba din yung ating, wala namang universal na pagtingin sa kagandahan. So kinakailangan na maging matapat tayo doon sa pananaw ng grupo na yun kung ano ang konsepto nila ng kagandahan.